aabot sa 18,000 sasakyan ang inaasahang maapektuhan ng nakatakdang pagsasara ng intersection ng Araneta at Aurora Avenue sa Quezon City. Alamin kung para saan iyan sa live report ni Maris Ubali. Maris. Emil, simula ng konti ngayong gabi, isasara muna ang intersection ng Araneta at Aurora Avenue sa traffic. Ito'y para magbigay daan sa konstruksyon ng Skyway Stage 3 project sa lugar. Abot sa average ng 17,000 hanggang 18,000 na mga sasakyang bumabagtas dito sa panulukan ng Araneta at Aurora Avenue ay inaasahang maapektuhan. Ang pasunod na pagsasara ay gagawin tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa loob ng 7 gabi. Inaagisuhan ang mga apektado motorista na dumaan sa alternatibong ruta habang ang mga truck na galing Quezon Avenue ay naisuhang magtungo ng Espanya Boulevard o di kaya ay sa Magsaysay Boulevard. Nananatilihan na nakasara pa rin ang M. Domingo Old San Vanessa Bridge mula noong September 17, 2018 hanggang October ngayong taon. Aabot sa 37,000 ang mga sasakyan kada araw ang naapektuhan ng pagsasara ito. Kasama sila sa mga nagpapasikip ngayon ang traffic o sa mga alternatibong ruta gaya ng Felix Manalo Street, Bonnie Avenue at F. Blumentritt Avenue. Sarado pa rin hanggang Nobyembre ngayong taon naman ang Sevilla Bridge na nagsimula pa noong February 2018. Aabot naman sa 40,000 na sasakyan na dumaraan dito araw-araw ang naapektuhan. Sa mga alternatibong ruta muna dumaraan ngayon ang mga apektado sasakyan dito. Habang ang kasasara pa lang nitong August 3, 2019 na Tomas Claudio Bridge sa Pandacan, Maynila, inaasahan magbubukas pa sa trapiko sa February 2020. Pero ang sinasabi sa atin ng MMDA ay tinatarget sana nila na mabuksan na ito by December 2019. 12,000 sasakyan naman kada araw ang naapektuhan sa temporary closure na ito, kaya dumaraan muna sila sa mga alternatibong ruta. Ayon sa MMDA, inaasahan 20% pa ang madaragdag sa volume ng mga sasakyan sa Metro Manila pagsapit ng burn month. Kaya sari-saring hakbang na raw ang ginagawa nila para makatulong sa pag-ibsan sa mabigat na trapiko. Ang Skyway Stage 3 project sa Emil ay ang 18.68-kilometer na elevated expressway na magkukonekta sa Buendia, Makati, papuntang Balintawak sa Quezon City na inaasahan magpapaiki ng travel time sa 15 hanggang 20 minutos na lang mula sa kasalukuyang 2 oras. At yan tinasariyong balita, balik sa Emil. Maraming salamat, Maris Umali.